Hi guys, welcome back to my channel. It's Misha May Javier. Today is Wednesday, March 10, 2021. And for today's vlog, may nag-request po sa akin na mag-compute daw ako ng aking tubo or kita sa isang araw. So ito po yung kanyang message sa aking comment section. Nabasa ko lang po, bali, kagabi, nung habang nagbabasa ako sa comment section, mga comment ng mga viewers ko. So, ang sabi ni Hungry Pat Me, sabi niya po is, sis, vlog ka naman po kung paano nagko-compute ang tubo mo for one day. So, ibig sabihin niya siguro is, kung magkano yung linis nakita ko sa isang araw dito sa aking sari-sari store. So, pagbibigyan ko yung request ni Hungry Pat Me. Disclaimer lang po guys, yung ipapakita ko po sa inyo na basic computation ng linis na kita ng sari-sari store ko sa isang araw ay base lamang po sa aking sarili. Kanya-kanya naman po tayo ng way kung paano mag-compute ng ating linis na kita sa isang araw. So, yun lang po yung sasabihin ko. So, umpisan ko na po yung pagpapakita sa inyo kung paano ko kino-compute yung aking linis na kita sa isang araw. So, ngayon po, bali, ang kinukuha ko lang po sa linis na kita ng aking sari-sari store is 10%. So, yun po yung pinakamagandang kunin na percentage sa linis na kita ng ating tindahan. Bakit? Kasi kapag kinuha mo, ang alam ko sa isang sari-sari store, umaabot yung patubo ng mga tindera hanggang 20%. So, hindi mo naman pwedeng kunin araw-araw yung kita mo na 20% sa iyong sari-sari store. Anong mangyayari kapag kinuha mo yung 20% na kita mo? Wala kang mapapaikot, hindi lalago ang iyong sari-sari store. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kinukuha yung 10% na kita ng aking sari-sari store sa loob ng isang araw. So, ganito yan. Bali, ibe-base ko na lang guys. Meron ako ditong kodigo. Ibe-base ko na lang sa pinakamalaki kong kita. Ipagpapalagay ko na lang na 4,000 a day. So, yung 4,000, ayun na. Bali, 10% lang yung kukunin ko. 4,000, ito times mo sa 10%. Ang 10% is 0.1. So, 4,000 times 0.1 equals 400 pesos. So, yun guys, yung linis na kita or tubo mo sa isang araw or tubo ko sa isang araw sa aking sari-sari store. So, ayan. Sana ay nasagot ko ang katanungan mo, Hungry Pat Me. So, magbe-base naman ako kung gusto mo naman ay 20%, pero hindi advisable na kunin mo yung 20% na kita ng iyong sari-sari store. So, kung ang kita mo ay 4,000 a day, 4,000 times 0.2 guys ang 20% equals 800 pesos. So, sobrang laki nun. Kapag kinuha mo yung full na 800 pesos, paano na yung sari-sari store mo? Ano na yung papaikutin mo, diba? So, yun lang ang may advice ko sa inyo kung kukuha kayo ng percentage na kita sa inyong sari-sari store. Ang kunin nyo lang is hanggang 10%. Kung pwede pang mas babaan, hanggang 5%. So, yun guys, sana nasagot ko yung katanungan ni Hungry Pat Me. Yun lang naman yung basic na computation. So, yung hinalimbawa ko pala guys na benta ko na 4,000 a day is yun lang yung pinakamalaki. Bali, umaabot din naman siya ng 4,500. Pero minsan lang yun. Alam nyo naman sa sari-sari store guys, mga kasari, na hindi palaging Pasko or hindi palaging malaki yung ating benta sa isang araw. So, mag-iiba-iba yan ng kita sa araw-araw kasi iba-iba din yung benta natin. So, ganun lang yun guys. Nababase lang yung ating kita sa isang araw sa laki ng benta natin sa isang araw. So, ganun lang yun po mga kasari. So,
sana ay nagkaroon kayo ng konting idea kung paano computen yung kita natin sa isang araw. So mga kasari, nasa sa atin pa rin yun na mga owner kung paano lalaki yung ating kita sa ating sari-sari store, kung maglalagay tayo ng dagdag income or paparamihin natin yung ating mga paninda para yung ating mga customer ay maengganyo na sa atin ang bumili, kasi kumpleto na yung ating mga paninda sa ating sari-sari store. Lahat ng hinahanap nila or lahat ng bibilhin nila ay nasa inyo na. So, magandang strategy yon para sa inyo na bumili yung mga o. Ayun guys, naputol yung aking pagbablog. Ang mabibigay ko lang sa inyong tips is, bilang isang sari-sari store owner na kagaya ko, nasa sa atin din kung paano madadagdagan yung income natin sa ating sari-sari store. Kahit hindi gaano kadami yung ating mga customer, basta mag-isip lang tayo ng pakulo or maglagay tayo ng merienda or pagkain sa tanghalian, dadayuhin kayo ng mga tao kasi minsan yung mga tao ay tamad kumilos. So, isa yung strategy na pwede nating pagkakitaan para dagdag income din sa benta natin sa ating sari-sari store. So, yun guys. Sana ay nagustuhan nyo yung tips na shinare ko sa inyo. So, eto pa pala guys. Kung hindi nyo pa napapanood yung Ipon Challenge ko 2021, ilalagay ko po dito. Panoorin nyo na po kung ilang percentage yung hinuhulog ko doon sa alkansya ko, para malaman nyo na yun lang talaga yung kinakaltas ko sa kita ng aking sari-sari store. So kung hindi pa po ninyo napapanood yung vlog ko na yun, panoorin nyo na po para magkaroon kayo ng idea kung paano rin makapag-ipon kahit maliit lang ang sari-sari store nyo. And mag-shoutout po ako sa lahat ng viewers ko na nakapanood ng aking mga vlogs. Shoutout po Hungry Patmi, Art Gordo, MJ Sanchez, Mabel Galos, Ma'am Teresa Bisaya, shoutout po, Starlin Channel, Miss Rochelle Idades, shoutout sa iyo sis, Eleonor Pelesco, Dal Austria, and Chin Casiano. Thank you so much po sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Dito ko na po tatapusin ang aking vlog. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang video. Bye!